80 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa isang barangay sa Santa Rosa sa Laguna. Pwede raw sanang naapula agad ang sunog kung umandar lang ang truck ng bombero na nakagarahe sa mismong barangay hall doon. Mula sa Santa Rosa, Laguna, nakatutok live si Cesar Apolinario. Sir! Mel, isang malaking sunog nga ang sumiklab dito sa Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna. At ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa mga dahilan kaya lalong lumala o lumaki ang apoy ay dahil malakas ang hangin kanina. Pero ang reklamo naman ng ilang residente ang nakausap namin, pumunta sila sa Barangay Hall at dahil may fire truck doon. Pero ang sagot daw ng mga taga-barangay, walang tubig at sira ang fire truck. Tumagal ng isang oras ang sunog na nangyari dito sa Sitio Burok-Burok, Barangay Dita, na nagsimula bago mag-alas 11 kaninang umaga. 52 bahay o mahigit 80 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Sa paunang investigasyon ng BFP, sa isang bahay na sarado at walang tao, naniniwalaang nagmula ang sunog. Posible raw na may nakaiwang bukas na appliance gaya ng electric fan. Bago ang sunog, nakarinig daw ng putok ang mga residente. Nakadagdag pa sa paglaki ng apoy na gawa sa light materials ang mga bahay ng mga residente. Light materials pagkatapos masyadong malakas ang hangin. Sinasabi ng mga tao galing sa electrical. Oo, kasi wala namang tao sa bahay nakuha na talaga nakapadlock yung bahay, yung origin. Tao ko lang natira dito, siyempre ang mga materials ko binaba lahat. Isa si Aling Nimpa sa nasunugan. Nang maapula ang apoy, ang safety box na ito na may lamang papeles at pera ang inuna niyang buksan. Pero may mga natira pa ho. Natira ko. Gaya ni Aling Nimpa, maraming residente ang halos walang naisalbang gamit. Inuna raw nilang iligtas sa mga bata. Buti po yung dalawang anak ko pumasok sa school. Yung isang anak niyo walang dito? Opo. Wala nga po, nakahubad baro kasi bagong ligo Wala talaga kami nakuha kahit isa. Kahit isang gamit? Wala po talaga. Ito lang hawak-hawak ng anak ko kanina. Kaya di maalis ang ilan na magalit sa barangay, gaya ni Joel Pimentel, na naabo ang mga ari-arian. Walang tubig, sira. Ibig sabihin hindi rin nagamit? Hindi po, wala po. Hindi sana lumaki ng ganito kung antimano ay may bumbero. Pinuntahan namin ang truck ng bumbero sa barangay hall. Mistulang brand new ang truck, pero nang subukan paandarin, wala ko yan, kahit i-release ko, walang mugaw na tubig yan. Kasi yung PTO, pero puno na tubig. Mga bago nga po yung mga nakaupo ngayon dito sa barangay. At siyempre, wala po kaming mga training pa para dyan sa fire truck. At yung fire truck po na tinanover sa amin ay sira. Mel, tatlo ang sugatan sa nangyaring sunog kaninang umaga at itong mahigit 80 pamilya na naabo ang mga ari-arian at mga kabahayan ay nananatili muna sa evacuation dito sa tapat mismo ng site kung saan nasunog yung mga kabahayan. Mel? San, yung kausap mo kanina, ano ba yun ang barangay? Opisyal ba ng barangay yon, San? Mm-hmm. Yes, Mel. Oh, yung ba, ngayon lang ba nila nalaman na hindi umaandar yung ano, yung truck at walang tubig? Yung sinabi sa akin nung kanina nakausap ko na chief ng mga barangay Tano dito, no. Sinabi niya na hindi wala silang kaalam-alam kung paano gamitin yung fire truck. Kumbaga wala pa silang training. So nakikiusap daw sila sa Bureau of Fire Protection na sana ay mabigyan sila ng seminar kung paano gamitin itong fire truck na to. Ang tingin ko kasi dun sa barangay Mel nung tinitingnan namin kanina, yung tubig na lumalabas ay talagang patulo-tulo lang. So, sabi naman nung nakausap kong chief ng barangay Tanod ay may tubig naman daw laman yung fire truck. Ang problema nga lang, hindi nila alam daw kung paano ito gamitin, kaya nasabi nila nasira itong fire truck na ito. Abay, ba't ganun eh? Ba't kung kailan may sunog at saka naman nila gusto ngayon magpa-train dun sa fire truck? Hindi naman tama yun, Sarah. Tama ba yun? Alam mo, Mel, dagdag ko lang, Mel, no, na itong barangay hall ay isang kanto na kumam. Walang isang minuto mararating mo
yung barangay hall. So sabi ng mga residente rito na nagagalit, kung yung fire truck ay gumagana, ay maliit pa naman daw yung apoy, nung mga ilang minuto pa lang nakalipas, ay namatay na sana yung apoy kung ito ngang fire truck na to ay nagamit. Ang panahon na kailangan nila. Hindi lang yung mga taga-barangay ang nagagalit, hindi tama. Maraming salamat sa ulat mo, Cesar Apolinario.